ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo sa simbahan sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwing ay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga diyos-diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipo ng tapat sa pananalig. Magalak ka o Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbabay tagumpay ang ibibigay. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang, sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay baya ang magsigawan, ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Ang pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Saaban ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Saaban ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkala ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Saaban ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Saaban ninyo mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa nino man ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa nino man ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tukdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanumpa nino man ang dambana, ipinanunumpa niya iyon
at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa nino man ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa nino man ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid sa pananampalataya. Kung babasahin po ninyo ang banal na ebanghelyo, katulad ng narinig natin kanina, marami pong nagtatanong, Father, mainit ba ang ulo ng Panginoon? Parang wala po siya sa mood. Ako, bakit? Kasi po parang galit siya. Ang masasabi ko po mga kapatid ay ganito. Maaaring galit ang Panginoon sa ibang Elyo. Subalit, ang kanyang galit ay may dahilan. Therefore, it is what we call rightful anger. May dahilan. Kaya nga, ito ay maituturing nating hindi talaga anger, but righteous anger. Bakit po? Kasi nagagalit ang Panginoon o pinagagalitan niya yung mga namumuno, yung mga nagtuturo, yung mga may katungkulan na matapos magturo ay iba naman ang ginagawa. Ibig sabihin, yan sinasabi ng Panginoon, mga ipokrito. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Ito po ay may aral para sa atin, para sa lahat ng mga may katungkulan, whether sa simbahan, sa paaralan, sa pamahalaan, ay maging makatotoo, honest, sincere, from the heart, na kung ano yung sinasabi o itinuturo, ay siya rin namang gagawin. Yan po ang hinihingi ng ating Panginoon. Yan po ang kanyang ikinagagalit. Lalong-lalo na po sa may mga kapangyarihan at katungkulan, whether in the church or in other areas. Magpakatotoo. Ika nga, may kasabihan sa Ingles, walk the talk. Kung ano ang sabihin, siya mong gawin. Practice what you preach. Mahirap po yan. Kaya ipanalangin po natin lahat ang mga may katungkulan sa simbahan, sa paaralan, sa pamahalaan na maging matapat sa tungkulin alang-alang sa ating Panginoon. Ang pangalawa pong aral tungkol dito ay yung panunumpa. Diba, bata pa tayo, mahilig na tayo na... Yung pabiro natin na, oh no, promise, pexman, mamatay ka man. Joke, of course, joke lang yon. Yung mga pexman na yan. Oo. Pero, siguro po, dahil dyan mauunawaan natin ang mensahe ng Panginoon, huwag nang magsusumpa-sumpa. Huwag na. Don't do that. Lalong-lalo na aangkinin at gagamitin mo ang ngalan ng Panginoon o anumang banal na bagay at isasama mo sa iyong panunumpa. Ang sabi ng Panginoon, huwag gagawin yan. So ang ibig sabihin nito, igalang mo ang Diyos. Do not use the name of the Lord in vain. Ha? At ang isa pa, huwag nang manumpa. Sabihin mo na lamang kung ano ang gusto mong gawin at sa tulong ng Diyos, gawin mo. Pangatawanan po. Dahil sa iyong sariling karangalan. Mga kapatid, sana pagnilayan pa natin ang mga mensaheng ito. Una, to be sincere and honest before the Lord in what we say, in what we do. At pangalawa, igalang ang ngalan ng Panginoon at iwasan ang manumpa sa ganitong paraan
magiging tapat ang ating paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoon. Amen. Saw when he opened his eyes for the first time. I know that it was a loving night, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth. All alone and unwelcome, he came to this earth. In a cold manger, all alone and unwelcome in his own, just another stranger.